Hello everyone, welcome back ulit sa channel. May kakwentuhan tayo ulit ngayon. Hindi naman siguro siya masyadong kilala, no? Joke. Ito yung pinaka-idol ng karamihan sa mga nakakwentuhan ko, eh. Si Sir Manix Abrera, creator ng Kikomachine at marami pang ibang bagay. Thank you. Thank you sa pag-invite. Miss ko na. Buti nga, nahiya nga ako i-invite kasi Sherry lang yung makapal yung mukha na i-invite. Grabe, ano ko ba? Ano ko ba? Sobrang alam honored busy kaya ako. Hindi, okay lang yun. Isa para sa in-game yan. Ikaw nga yung tinatawag namin unicorn, eh. Grabe. Pero yun nga, walang halong biro. Karamihan ng mga cartoonista na nakakausap ko. Ikaw talaga yung idol nila. Kahit yung mga kaidara natin, ikaw yung idol nila. Hindi, kunwari lang yun. Hindi yung kunwari, kung marami nagsasabi, hindi na yun, ano. Joke hindi na yun, biro. Tapos, meron nga mga nagsasabi na ano ka na, eh, contract na maging national artist, eh. Exaggerate. Ano ba yan? Grabe. Mababay na dyan. Babay na. Eh, pag-uulapan natin is yung journey mo sa paggawa ng comics. Di naman lingid sa lahat. Natutuwa nga ako kasi nakwento ni Sir Paul tungkol sa dad mo. Na pag nag-uusap sila, kapareho mo din. As in, yung term of endearment is yung gago. Pero mas malutong yung kay Sir Jess. Kesa okay, Papa. Mas hardcore si Papa. Ay, buti na panggit mo silang dalawa kasi actually sila yung idol ko. Tatay ko, number one yung tatay ko. Tapos si Paul Medina. Sila yung kinalakihan ko talaga. Bata pa lang ako. Gumasa ako ng pugad babo. Ngayon, nagkwento ako kami ni Sir Paul, ano eh, yung di niya makalimutan, eh, na kausap ni Sir Jess. Minumura-mura sa na. Tungkol doon sa pagpasok ng Inquirer. Form of endearment. Doon mo pala nakuha yun. Oo, doon pa nakuha. Subconscious pa. Subconscious na nakuha ko yun na tatay ko. Pero ano tayo? Nagtumalon na tayo. Nasabi mo na kaagad kung sino yung influences mo. si Sir Paul tsaka si Sir Des. I-edit mo na lang. I-cut mo na lang. Ilagay mo mamaya. Hindi nga ako nag-i-edit, eh. Kasi ang dami nag-comment na maganda daw. Lagyan ko ng graphics. Nung mga libro na napag-uusapan. Mga lumulutang, gano'n. Gano'n. Kaya natin yan. Lutang-lutang lang tayo ng libro mo. Hawakan ko lang dito. Ayun nga yung ginagawa ko. Naglulutang lang talaga ako ng libro. Ang gusto nila yung may graphics, yung may mga transition pa na nag-zoom-zoom. Sige, kaya natin yan. Di ba nila alam matagal gawin yun? Mano-mano na lang natin yan. Nito kayo, simula na tayo. Sa ano? Transition. Nung bata ka... Ayan, bili kayo nun, no, Bertong Bad. Napakahirap bilhin nun, no. Grabe. Nabot ako ng isang linggo bago ako nakabili. Ala, sorry. May joke. De, ano, yung bata ka ba mahilig ka na talaga magbasa ng comics? Oo, kasi sa bahay namin sa Antipolo, yung sa bahay talaga ni mama, papa, punong-punong-punong-puno yun ng libro. Mga libro ni mama. Tapos, mga libro ni Papa. Tapos, kumbaga yung comics part lang yun, eh, ng malaking library nila. Kung ano-ano pa, daming fiction, non-fiction. So, ano kasi talaga? Mga tita pagbabasa? Ko, mahilig ka talaga magbasa? Oh, mahilig ka na magbasa. Kung ano-ano. Hindi lang isang genre or isang or comics lang or literary, ano lang in particular. Basta lahat, binabasa talaga namin. Kaming magkakapatid. Hmm. Kaya kayang-kaya ni Manix na gawing nakakatawa yung mga mathematical equations, eh. Grabe. Yung invento ko na yung humor. Pero yung mga equations sa mga totoo yun, galing. Oh. Totoong equation yun sa math. So sa pagbabasa, nag-start yung pagiging storyteller mo? Oh, doon talaga. Talagang nagbabasa talaga kami ng basa. Tapos yung mga, kunyari sa school, di ba, pag grade school, pag mataas yung grade namin, yun ang hinihingi namin parang prize sa magulang namin, libro, kaya comics, ganyan. Tapos nung maliit ako, si Papa may collection din siya ng mga comics.
bukod sa mga art books niya, may mga collections sa mga Calvin and Hobbes niya. Gusto ko yung Calvin and Hobbes talaga. Mm-hmm. Tapos, Pugad Baboy. Lagi kami binibigyan ni Sir Paul ng Pugad Baboy. Ito yung nag-release siya. Parang pang thank you niya kay Papa. Tapos, nire-dedicate niya sa aming magkakapatid. So, dun talaga, lumaki talaga kami sa Pugad Baboy. Tapos, nung lumalaki na ako, yan, nahilig na ako sa funny comics. Nakita lang namin sa palengke o kaya sa simbahan pag may simba kami. 5 piso lang yun nun eh. Tonto ako nun sa funny comics, tapos mga horror comics na Pinoy. Tapos hanggang sa nung high school na kami, mga kickfighter, ganyan. Tapos lahat na, tapos dami-dami na. Tapos gustong-gusto ko rin nun yung Archie. Kaso nung time yun, ang mahal kasi ng Archie. Hindi ko maintindihan bakit ang mahal ng Archie. O kaya nga eh. Tapos parang, kaka-Archie lang kami. Kunyari, mataas kami sa test, sa exam, or okay yung trimestral grades namin. Huwag ako pwede yun, eh, gift sa amin na Archie. So, talagang pag-ihirapan namin para magka-Archie kami. Tsaka Tintin, yun. Yung mga mahal eh, na dapat mataas yung grade namin para inisip ko nga kung nagka-time na merong murang Tintin, pero wala. Mahal talaga yung Tintin. Talaga, oh. Tapos yung kapatid ko naman, si Miguel, favorite niya, Asterix. Yan. Tapos share-share na lang kami, Tintin, Asterix, fra Archie. Yan. So, ang tingin namin sa comics yun, ano eh, prize eh. Parang dapat matataas yung grade namin kasi gusto ko yung Archie natin. Kaya gusto ko yung susunod na issue ng Tintin eh. Di ba nakasulat yung books ng Tintin doon? Oo. Pero yung may itatagayot namin. Ito yung next na. Ganun, to share na kami yung magkakapatid. Ayan. So, ano talaga, more on cartoons talaga yung nahiligan mo. Oh, pero kasabay din nun, nahilig na rin ako sa X-Men, lalo na pagdating ko ng grade 5, grade 6. Ayan, Jim Lee talaga, Jim Lee face ako yun eh. Jim Lee, nag-drawing ka ng Jim Lee dati. Oo, sobrang ginagaya ko si Jim Lee. Actually, nga, parang hindi ko ma-imagine. Idol ko pa rin si Jimmy Lee kasi parang grade school actually, ako yung idol ko eh. Nung nagkakalkal ako ng mga pictures ng Comic Con, parang may 2007 ata na Comic Con, na nag-drawing ka ng Gambit. Ah, hindi ko na maalala yun. Kalkalin ko ulit, papakita ko sa iyo. Sige, parang kayo ni Nailog at ni Sir Jerry ata, pinag-drawing namin kayo ng Gambit. Tapos nag-drawing ka ng Gambit. Kasi yan naman. Oh, X-Men talaga. Talagang gusto ko yung mga X-Men nun eh, Jim Lee. Kaya ang mahal din nun eh. Gusto ang hirap yung grade school pala ako, grade 5, grade 6. Grade school, bumibili na rin ako ng comics nun. 40 pesos. 40 pesos yun nun. Okay. Oo. Oh, pero mga grade 6 ako. Oh, 40 pesos. 40 pesos. Gusto mahal siya eh, nung time na yun eh. Oo. Ang hirap bumili. Tapos, nung pagdating ko ng high school yun, marami na akong makaklaseng may read din sa mga X-Men saka sa mga iba pang Marvel saka DC yun. Marami na akong kahiraman. Parang nung high school, di ba? Parang mas maraming nagko-comics kesa tapos yun for na. Some reason, titigil sila. Oo, oh, actually. Kunti lang tayong ano, ma-addict talaga na itutuloy. Masaya yun kasi di ba pag college, di ba pag mag-aalisan na kayo. Meron mo laging, eh, gusto mo ba ito? Oo nga. Okay, ibibenta niya lang ng super mura. Diba? Either ibibenta niya or ibibigay na lang niya outright sa'yo na, kasi, pag boarding ako, tapos may iwan lang to dito, sa'yo na lang. Oo nga, actually. Siguro naman nakuha kong mga 2 or 3 na ganun. Mga binigay na lang sa akin. Yun yung advantage ng ikaw na lang. Oo. Sayo nga. Tapos nung time na yun, yung mga Jim Lee, yung idol ko si Jim Lee. Hindi ko naman talaga ginagaya yung drawing niya, pero na-inspire lang ako sa drawing. Hindi ko pa rin yung style. Kasi lagi pinagsasabi yung tatay ko, dapat iba yung style ko, dapat may sarili akong style. So meron ka na talagang outside na guidance na sinasabihan ka na maghanap ka ng sarili mong style. Bata pa lang ako. Pag may nakita ni Papa na may ginagaya yung style, pagsasabihan niya talaga. Hindi ka naman nahambalusin na tapos na. Kami niya lang sa inodoro. Pero... Sige po. Yeah, joke lang. Hindi. Mabait si Sir Jeff. Joke lang eh. Lagi niyang nire-remind sa akin. Actually sa aming magkakapatid na
mas maganda na may sarili kang style. Kahit sa tingin mo, hindi pa maganda yung style mo. I-hone mo lang, pero... Pero sarili, pero talagang as early as bata ako talaga. Talagang sinasabihan talaga. So yun, medyo conscious ako na idol ko si Jimmy, pero hindi ko siya gagayain. Saka hindi ko rin naman magaya eh. Parang hindi ko rin naman maabot pa yung level na yun eh. Kahit anong bailet ko. Pero nung time na yun, parang di ba lahat ng gusto mag-comics, parang Jimmy yung drawing. Oo, sobra. Pero ang dami ko nakuha ng mga techniques sa kanya. Siyempre, pinag-aralan ko yung mga shading, yung mga cross-hatching niya, yung mga kung paano siya gawa ng bakal na makintab. Yung bakal ng makintab. Nag-aralan ko talaga yun. Eh, hanggang ngayon wala, apply ko pa rin eh. Pero nung sa school kasi namin sa Antipolo, parang konti lang kami mga kumbaga magaling mag-drawing sa batch. Tapos kilala kami ng mga teacher. So pag may mga family day, kami yung tinatap na, oh, Abrera, ikaw gumawa ng background ngayon sa ano, yung bukid-bukid, ganyan. Eh nung time na yun, parang X-Men ano talaga, hot na hot ako kay Jimmy. Eh. So ginawa ko mga kalabaw. Galit, tsaka lalaki ng muscle. Kasi gusto kong kasikat na ay, kaya akong parang Jimmy style na X-Men. So yung mga animals ko nun, galit yung kalabaw, galit yung mga rabbit. Tapos kinarir ko yung mga shading. Pero nawala yung feel nung family day nun na dapat masaya yung background. Eh. Parang galit lahat ng mga animals. Ang lalaki ng mga. Parang gusto ko tuloy makita yun na Jimmy style na mga hayo. Oo, tinry ko maging Jimmy style. Pero doon ko na-realize na dapat binabagayan ng art yung gusto mong feel, tsaka yung mood, tsaka yung story. Kasi nung tinignan ko yung background, tsaka in-operate talaga ako ng kung sino ng tatay ko noon. Eh. Dapat binagay mo yung drawing mo dun sa feel ng family mo. Hindi yung galit lahat. May nakakatawa yun. Eh. May picture ka nun. Wala. Sayang. Pero ganun nga, ganun talaga nun. Pag ikaw yung marunong mag-drawing, ikaw lagi yung utusan sa school nga. Gumawa ng mga bulletin board. Oh, lima kami noon eh. Lima kami noon na kami mga artist talaga sa batch. Kami lagi may pa-drawing. So as early as high school, elementary, kilala ka na sa high school. Grade school, high school, kilala ka na as nagdo-drawing. Oh, nakilala na kami na kasi drawing talaga kami ng drawing sa school. Eh. Pero nung time na yun, gumagawa ka na ba noon ng mga comics? Oh, gumagawa na ako ng comics, pero hindi pa comic strip. Nag-start akong gumawa ng comics grade 6, tapos intermediate paper yun eh. Kasama ko si Alwin Ramirez, best friend yun eh, ng grade school. Tapos siya yung magsusulat, tapos ako magdo-drawing. Tapos ano yun, sci-fi eh, na comics yun. Tapos intermediate paper yun, tapos siguro nakaganyan din kami kakapal. Ang dami rin. Kaso, naiwan namin sa school, dun sa desk sa ilalim. Oo. Tapos kaya bukas na nakita namin, sinulat-sulatan ng ibang classmate namin, nilagyan nila ng mga edits, nilagyan nila ng mga boobs. Inedit nila. Oo. Kaso to. Tapos ballpen yung gamit. Sa naskapan nila. Tapos talaga. Tapos hindi nyo na tinuloy. Tinuloy pa rin namin, pero hindi na namin natapos. Pero yun yung sci-fi. First, sci-fi na long form na comics. Oo, mahaba. Mahaba yun. Sayang hindi na namin natago. Pero bago no, nung bata ako, gumagawa na ako ng mga comics sa bahay. Pero long form din. Laging mahaba yung mga kwento. Ah, hindi ka pa nagsistrips. Hindi kasi pa talagang ka. Long form yung ginagawa mo. Nag-start ako mag-comic strip college na. Tapos hirap na hirap ako mag-comic strip kasi sanay akong... Oo, kasi iba yun eh. Iba yung mindset. Napilitan lang ako mag-comic strip kasi nung nakachamba kami sa Philippine Collegian, yun yung diary ng UP eh. Tapos weekly yung paglabas nun. Tapos may mga editor kami. So, tapos maigpit yun eh. Basta so, yun yung first time na merong nagmamando sa'yo na pag sa paggawa. Oo, hirap din nun eh. Mas, nung time nga na yun, parang mas nape-pressure pa ako sa collegian eh, kaysa sa college sa mga, na. Sa fine arts eh, sa college. Parang mas kinakabahan pa ako sa mga gawa ko sa collegian. Kasi, maganda siguro yung training. Eh. Magandang training din yun. Kasi, di ba, parang usual sa mga artist na sanay nang walang nagsasabi sa kanila kung gagawin. Oh, actually, parang maganda nga yun. Na-train din kami na
Tandaan yan sa mga editor, babariling ka talaga. Dapat malakas yung loob mo pag inokra yung gawa mo. Hindi ka pwede so, nung time na yun, sila yung nagbibigay sa'yo ng kailangan mong gawin? O ikaw yung nag-iisip? Tapos sabihin lang nila kung pwede yun o hindi? Sa yung style sa collegian, gagawin mo nila yung iba-ibang section yan eh. Merong features, merong culture, merong editorial, opinion, ganyan. Tapos, news. Ganyan. Tapos, yung group ng artists doon, no, siguro mga apat lang kami o lima. Rotation yan. Sa week na to, sa akin nakatoka yung features articles. Ayan. So, lahat ng mga features ng mga article, ako yung artist dyan. Tapos yung iba naman para sa culture, iba yung para sa news. Next week, sa news naman ako. So, tapos weekly lumalabas. Weekly, oh. Kaya oo, hirap. Grabe. Oo, training. Di ba nakakangarag yun? Tapos studyante pa kayo. Oo, tapos dahil pang subjects. Tapos pero ang nakakatawa, yung pinakamahirap na sa akin, yung dreaded ko nun, pag ako yung nakatoka gumawa ng comics, kasi mas gusto ko pang mag-drawing nun para sa articles eh. Kasi mga may story spot. Na. Oo, oh. Tapos gagawa ko na lang ng artwork. O kaya editorial kasi doon sa actual na comic strip. Tapos comics kasi wala talaga. Mag-start ka talaga sa zero. Dalagang galing talaga sa'yo. So, ako mismo. Ako, nahirapan ako nun. Kasi ang liit lang ng space na para sa collegian eh. Parang comic strip lang eh. Or minsan, parang double comic strip na size. Ayun. So, doon ako nahirapan na. So, hirap pala magkwento na ito lang yung space. Tapos, nadaan mo sa maraming editor na operahin na. Parang ano to, itong comics mo. Minsan naman may nagawa kang sobrang nakakatawa pero walang saysay. Walang sinasabi. Bariling ka talaga. Dapat meron pa rin sinasabi, hindi pwedeng nakakatawa lang. Oo, lagi. Dapat lagi may sinasabi, lalo sa collegian. Hindi pwedeng upatawa ka lang. Hirap talaga, grabe. Tapos minsan, pala yung ano, no? Yun minsan na feeling mo, nagawa mo na talaga may content, tapos nakakatawa. Yung tawang-tawa kayong graphic section, tawang-tawa kami. Pero pag dumaan sa editor, sobrang ayaw nila. Wala. Iyak ka na lang talaga kasi. Doon ka pala nahubog talaga. Oo, hindi talaga. Hirap talaga nun, grabe. Parang saka yun dun, yung... Doon na ready yung ano. Oo, yun yung mga monghe na nagte-training nung 8 bronze men. Kaya nung nauso na yun. Kaya nung nauso na yung mga nagto-troll-troll, Diyos ko, wala lang yun. Wala pa yun sa mga editors. Kaya parang, kebs lang sa akin, kaya rin may nang okre ng gawa mo. Wala, okay lang. So, paano ka nag-transition after college to being published na? Ah, maganda yung question yan. Kasi nung college pa ako, nakita nung tatay ko na gumagawa na kami ng comic strips. Kasama ko dyan si John Paul Quizon, si Beng. Ayan, kami yung mga nag-start sa Inquirer kasi nakita ni Papa yung gawa namin sa collegian. Tapos, nakagawa na pala yung comic strip eh. Try nyo mag-submit sa Inquirer kasi naghanap sila ng comics ngayon. Dinatawa kami kasi, tayo ni Papa. Pero sabi niya, pero hindi ko kayo ano yun, ah. Parang mag-submit lang kayo, ayokong gamitin yung pangalan ko na through me. Basta ayaw niyang through me, dapat gusto niya matanggap kami dahil magaling kami, gano'n. Yeah. So talaga nag-apply kami, in-email namin sa Inquirer. Yung das nakachamba na natanggap kami. So students pa kami sa college, so yun, nag-start na yung comics sa Inquirer. Pero hati-hati kami nun sa space. Yung title ng comics namin, Garapata Blood. Garapata Blood. Yung... Title yan ng kanta namin na banda sa college. Pangalan ng banda namin, Kikomachine. Tapos, bakit Kikomachine? Kasi lahat kami may ilig kay Kikomachine. Sa batibot. So, wordplay lang yun. Wordplay. Yeah. Tapos, nung nagkaroon na ng extra space, ayan, pwede na kayong maghiwalay. So, gumawa na ako ng kinawa ko yung sari isang space pa. Tapos walang maisip na title, Kikomachine. Pangalan ng banda namin. Parang ano yan ah, yung recurring na theme about dun sa pagpapangalan ng mga comic strip ng mga tao. Kasi kay Sir Paul din, on the spot din sa tinanong ng papa mo, ng papa mo, ano yung title niya. Title ng comic.
Oh, nag-isip na siya ng kuwarto. Hirap eh, hirap. Buti sana kung matagal ko na napag-isipan na. So, hindi talaga siya pinag-isipang title. Mm. Kung ano lang yung mahugot mo during that time. Saka yung characters ko nun, hindi pa ano eh. Hindi ko pinlano eh. Na ito may character akong ganito, ito may ganyan. Kaya nga wala silang pangalan eh, kasi hindi ko sila pinlano. So, wala ito talagang ano siya, parang spontaneous na lumalabas yung mga characters na yun. Oo, ang nag-retain lang yung mga personality nila sa itsura. Yung kumbaga may kita nating main characters ng Kikomachine ngayon. Wala silang established na names eh, pero na-retain yung itsura nila sa personal. Saka yung, sa akin, meron silang pangalan sa isip ko. Pero hindi ko na sinulat at all. Kasi like never, hindi mo na i-reveal ever kung ano yung pangalan nila. Basta yung tusok-tusok yung buho. Nakasalami. Bahala na kayong pangalan. Ang nilagyan ko lang ng names yung mga minor characters. Na kumbaga ibang universe sila eh. Ito sina Bertong Bad Trip ganyan. Yung kadalasan hindi na nga minor character si Bertong Bad Trip, meron na siya sarili libro. Naging major na rin siya pagkatapos. So, madalasang katanungan naririnig ko din pag guest ka. Saan mo kinukuha yung mga kwento mo? Ay yung stories mahilig ako makipagkwentuhan talaga. Hindi lang tao. Tapos mahilig akong makinig sa kwentuhan ng ibang tao, lalo na yung mga strangers, hindi ko kilala. Ayan, doon talaga makakuha ng stories eh. Tapos, ina-exaggerate ko ng matinding-matindi. Tsaka marami rin mga yung naranasan ko rin. Pero laging nialaga ko ng twist eh, tsaka exaggeration. So, ano yun? Parang mga naririnig mo, tsaka mga naranasan ko. Naranasan ng mga kakilala ko. Eh yung parang sino may nagsabi noon na parang ayaw niya makipagkwentuhan sa mga cartoonista kasi yun nga nag-aagawan ng kwento. Si Sir Paul yun. Paul yata nagsabi. Dapat daw tahimik kayong lahat pag manage ka ka joke. Sarili mo na lang kasi baka maunahan ka na. Nung ibang nagko-comment. Nakatawa ka eh. Parang ano talaga power observation. Pinapahiral ng karamihan. Paano kung sobrang boring ng buhay mo, hindi ka nakakahanap ng gano'n? Kung sobrang bored ka na, edi yung pwede mo i-comics. Nag-try kang gumawa ng gano'n, tapos na-realize mo na wala kang mga kwento na naririnig na gano'n, tapos wala ka rin kwento na ikukwento na gano'n. Kasi sobrang boring ng buhay. Pag gano'n yung nangyari sa'yo, panahon na para hindi outward yung pagtingin mo, dapat inward na. parang inner self na. Parang kung nahirapan tingin outward, inward. Kasi yung outward, di ba? Infinite yun eh, hanggang sa outer space yan. Yung inward, gano'n din. Infinite din yan. Pag nagsarahan, dami pa niya. May subconscious ka. Lalim talaga ni Sir Manix. Grabe. Exaction ako. Hindi, di ba? Ganun yun. So, infinite din yan paloob. Parang both ways yan, dito ka sa gitna. Depende na kung mo gusto tumingin. Alabas, bagay, totoo naman yan eh. Parang mo. External, internal na makukuha mong mga bagay para sa kwento. Lagi meron yan, di ba? Pero yun yung sinasabi, paano kung sobrang boring ng buhay mo? Wala yung external kasi wala kang friends. Tapos internal. Wala kang internal kasi hindi ka nga, wala kang friends tapos nasa, wala kang ibang ginagawa. Di comics mo yung pagiging nandun mo sa gitna. Lagi kang nasa vacuum. Wala. So, yung comics mo, ganun lang. Pero lalim nun. pero kung ganun, dapat, bago ka gumawa ng comics, meron ka nang gustong sabihin. Kasi yung ba, wala kang gustong sabihin. So, kung wala kang gustong sabihin, yun na yung mismong pwede mong sabihin na ako mismo wala akong gustong sabihin. So, gagawin ko comics. So yung first comics frame, mo? First frame, nasa lang siya. Naka-drawing ka lang ng sarili mo. Tapos second frame, ganun second ulit. Second frame, ganun lang. Pero kung akong gagawa nun, hindi ko ika-cut and paste yung drawing. Ito drawing ko, talagang ganun. Tapos, lalim ng comics mo. So, pwede sa pag-aralan na, iba-iba na yung itsura ng parang ano lang yun, yung YouTube channel na natutulog siya.
Meron mong ganun. Meron. As in, binidyo lang niya yung sarili niya, natutulog. Natutulog. Tapos ngayon, parang millions of subscribers na siya. O, oh, diba? O, oh, yun. Depende. O, parang depende na yun sa creativity mo. May magdana ako na itong concept na to. Sige, o, oh, gawin niyo lang yun. Okay yun. Ayan. During nung Garapata Blood Days, no, nakakatanggap ba kayo ng feedback mula sa readers? Oh, nakatanggap kami pero hindi kasi yung bilis na ngayon na uso na yung internet. Nung time na yun, hindi pa nga lahat ng tao may cellphone eh. So kung may cellphone ka man, yung Nokia pa lang yun. Eh. Mayamang anun pag may cellphone. Oh, cellphone. Tsaka may, tsaka talagang pagtawag lang siya, tsaka text. No, tsaka naalala ko dati nun, may time pa na hindi bumibili ng cellphone yung mga tao kasi iniisip nila, fad lang yun. Ay, oh, may ganun. Diba? Kasi parang, ano yun eh, mga late late 90s nag-start yan. Tapos parang, ano lang yan, may telepono naman ako sa bahay at gagawin ko dyan. Oo nga. Parang grabing radiation yan. Oo, oh, ganun. Oh, okay. Parang tubuha ka ng pangatlong tenga dyan. Oo. Ang daming ganun eh. So yun yung panahon, yung feedback nun, talagang sa classmates namin. Ah, sa mga kaklase mo. Oo. Talagang, tapos hindi ko rin makakalimutan yung mga kaklase ko na unang nagsabi na, uy, nakakatawa yung comics mo yun. Ayun. After so, ano na yun? Nung araw after, lang na yun. So oh, parang ang dati ngayong araw. Nakakatawa yung comics mo. Kung ngayon, no. Tapos, may nagsabi lang sa akin, no, nung mga more than 3 months na akong nagko-comics araw-araw sa Inquirer. Mm. Kasi nung nag-start ako, talagang wala talaga. Ako mismo, alam kong hindi pa, wala pa eh. Hilaw na hilaw pa. Hindi pa ako, hindi ko Nakailang pa. Nakailang taon kayo ng Garapata Blood? Months lang yun. Less than a year. Oo. Oh. Kasi thesis, nag-thesis na eh. Nag-thesis ka nung time na yun. Lahat kami, tapos sobrang, yun, sina JP, sina ano, yun, hindi na tinuloy eh. Pero kayong ano, nilabas mo ba yun ever? Yung mga first ever. Ay, yung first week ng comics ko, lumabas yun sa book 1. Yung talaga ah, yung mga book 1. Parang naalala ko meron doon. Pero yung mga sumunod na strips, ang dami kong hindi na sinama. Kasi para sa akin nakakahiya eh. Or hindi siya maganda. Or hindi mo magets talaga kung anong nangyayari. Pero nakatago pa siya. Baka sa future, pwede ko siya ilabas. Yung mga never ko nilabas kasi lots. So, yun. After Garapata Blood, tapos nag-transition ka to Kikomachine. Hmm. How was... Ikaw ba yung in-approach ni Bisprint para i-print siya as a compilation? At anong year yun? Hindi, ako yung nag-email sa Bisprint. Ang magandang story pa dyan. Well, mahabang story na to, pero interesting eh kasi yung saya. Sige, gawin mo lang. Noong time na yon, meron kaming sideline kay Avid Llangoren. Naggawa kami ng mga artworks lang na inspiration lang para sa ginagawa niyang movie noon na Saving Sally. Hmm. O para doon sa mga nanonood, ganun katagal yung production nung Saving Sally. Kasi parang, di ba, late 2010s lang siya lumabas. Pero as early as noon early 2000s. Pinaplano na nila yan. Maraming actually, yeah. Di ba? Oo. Tapos nung time na yun, kasama, first time ko na-meet si Kajo. Yan. So, kaginto kami ni Kajo. Nag-drawing din siya para doon. Tapos nung sabay kami pa uwi. Tapos nagkikwentuhan kami dun habang pa uwi. Sabi niya, oh, ba't di mo i-publish yung ano mo, yung comics mo? Okay yung mga comics mo yun. Sabi ni Kajo, magandang publisher yung ano, yung Bisprint. Tapos sabi ko, ayaw nga, naalala ko na, ayaw nga maganda yung Bisprint kasi nung time na yun, nilabas na nila yung Jaja Zaturna na compilation ni Carlo Vergara. Kasi ang unang nilabas ng Bisprint, Bob-ong eh. Mga Bob-ong books. Tapos gusto ko rin yun, siyempre, Bob-ong. Tapos nung naglabas sila ng Jazz Zaturna, ay open pa talaga silang mag-publish ng comics na yun. Tapos kinailangan ko lang ng konting push pa yun galing kay Kajo na, oy, okay, Bisprint na. Yan, so
nag-email ako kay Nida. Tapos, yung buti na kachamba na pinapunta nila ako ron. Sige, game. I-publish natin yan. Game. Pero nung pumunta ako ron, ano na yun? Sobrang dami ko ng strips talaga na naipon. Saka, pinlano ko na talaga siyang gawing book. So, nung pumunta ako dun sa meeting na yun with this print kay Nida, ready na yung front cover ko, yung back cover, ready na yung number of pages. Alam ko na yung strips na ilalagay ko. Kumbaga, inisip ko para siyang thesis presentation na ito na, ready na siya. Hinihintay ko lang yung matamis niyong oo. Sige, publish natin yun. Eh, buti nga nag-risk sila eh. Na laging handa. para game na. Nung lumabas yung first book, well, alam ko naman yung reaction talaga ng tao. Pero sa perspective mo, kamusta yung reception ng mga tao dun sa book? Nung lumabas yung first book, wala akong idea talaga kasi hindi pa nga uso yung social media, di ba? Tapos, nung pagbalik ko sa Visprint, kinuha ko yung complimentary copies ko na 10 books. Niyakap po pa noon. Parang naluluha-luha pa ako nun kasi may published book na. Parang kinento pa sa akin ni Nida na saya-saya niya kasi unang na-release yung Kikomachine book ever sa isang school, may book fair eh. Nakalimutan ko anong school yun, sayang. Parang naglabas sila doon ng Kikomachine 1. Tapos ano lang, parang 10 lang or 15 copies lang. Kasi ang saya-saya namin kasi na sold out. Kaya sa inyo na sold out kagad yung Kiko 1. Naglabas na yung 15 copies. Kasi parang feeling ko, ay wow, may market pala to. Kahit 15 lang yung initial na nabili. Tapos yun, nung lumabas sa bookstores, eh nagulat na lang din kami na may market pala, na madaming tumangkilik ngayon. Marami talaga. Tapos, grabe. Tapos hindi yung time na nagkaroon ng Comic-Con eh. Same year, 2005. No, so parang ganun eh. Basta yeah. Nag-start yung Comic-Con, medyo kaka-start lang din ng Kikomachine books. Eh. Mm-hmm. Parang nga. Siguro book 1 or book 2. Uh-huh. Basta parang ganun eh. Tapos doon ko lang din na-meet yung ibang mga komikero na saks ng laki pala ng community. Hindi ba tayo malaki nun? Hindi ba tayo malaki nun? Oo, ngayon syempre sobrang laki nun. Pero nung, para sa akin nung time na yun. Parang lahat naman actually parang yan yung first impression nung nagpunta dun sa Comic Con. Parang, uy, dami pala natin. Dami pala tayong weird. Ang maganda actually naalala ko with yung mga Kikomachine books were sobrang kakaiba yung mga covers. May mga gimmick, parang may die cut, may mga talagang ano yun. Tapos parang libro mo lang yung may ganun. May kaya ganyan kasi yung pupunta ako sa Visprint, tinitingnan ko yung mga, kasi nagpiprint din sila ng ibang bagay, hindi lang books. Piprint sila ng mga brochure, mga para sa bangko, ganyan. Tapos nakita ko na ay dami pala mga style na pwedeng gawin. Kasi minsan naka-die cut, may gold foil. May naka-emboss. Ko lang lagi yung mga ginagawa nila sa ibang bagay na hindi libro. Na pwede pala itong pang cover eh. Tapos tinatandaan ko lang. Tapos sa next book, tire-request ko kay Nida. So lagi sumasakit yung ulo sa akin ni Nida. Kasi dami ay nga, ini-imagine ko eh. Dami kong karte ang dami sa cover. Ako yung publisher nun. Tapos talagang may pillow embossed. Tapos may may die cut na bilog. Tapos ang hirap nga i-align mo. Parang gulo. Pero masaya kasi ako mismo, dahil nga diba, nakwento ko kanina, mahilig talaga ako yung basa ng libro. Parang iba yung feeling ng physical book na may something eh. Totoo. Pareho kayo ni David actually. Si David din mahilig mag-push nung printer niya na kailangan may mga gantong stuff. Oh, may something na, no? Parang iba yung feeling different sa reader, eh. Oh. Parang kahit nga ano lang, kahit yung as simple lang as spot lamp. Kahit maliit na bagay lang na mapifeel ng reader na special to. Parang, uy, kakaiba to. Iba yung feeling, parang, iba yung feeling talaga. Kahit mag-emboss ka lang ng konti, eh. Iba yung medyo may umbok lang na yung
Title. Hindi ka ba nauubusan ever ng ideas for your comic strip? Kasi daily lumalabas yung strips mo, di ba? Daily. Tapos nationwide na broadsheet siya lumalabas. Nagkaroon ka ba ng time na nahirapan kang gumawa? Nung early years nung pag-start ko, yan dyan ko nararanasan madalas yan yung naubusan ako. Yung talagang wala akong maisip na. Tapos, nakuha ko lang din yung style na to kay Sir Paul. Parang either sa isang talk or narinig kong sinabi niya na mag-isip ka lang muna ng isang theme or isang topic. Tapos mag-build on ka sa topic mo na yun for the week. Kunyari, naisip ko yung topic this week tungkol sa ano, pagkain, ganyan. Yeah, mag-isip ka na ng maraming stories na tungkol lang sa pagkain. Tapos yun yung lalabas mo for that week. Dami mo lang malalabas. Pwede mo pang ipagtuloy sa ibang weeks. Tapos nung tumatagal, nasanay na lang talaga ako na isip ng stories. Tapos nakakakwentuhan mo, nakaka-observe mo. Ang dami mo mapulot talaga na stories na kung ano-ano. Ngayon, tapos hanggang saan nasanay na lang din ako na tuloy-tuloy lang talaga. Tapos di pa may mga araw na di ba tayo bilang writers, artists, may days na wala tayong maiisip, yung may mental block. Pero di ba may days din na ang dami-dami naman nating naiisip. Parang may makita ka lang or may marinig ka lang isang word. Pagdami mo maiisip bigla. Ayun, so pag dumating yung mga araw na yun, talagang sinisize ko yung moment na yun na sulat ko talaga sa notebook. Itatype ko lahat ng kahit keywords lang or kahit corny, kahit wala pang story, basta idea lang, kahit gano'ng kaliit. Sulat ko siya. Kasi pag dumating yung days na walang maisip, ayan, meron akong notebook or bank ng ideas na babalikan. Sa isang araw, gaano karami yung nagagawa mong strips usually? Paiba-iba. Kasi wala akong schedule talaga na per day. Pero meron akong deadlines per week. So, ang deadline ko sa dyaryo dapat Thursday or Friday, ma-email ko na yung anim na strips na ilalabas nila sa susunod na linggo. Linggo. So akong bahala rin sa oras ko kung kailan ko gagawin. Basta dapat masubmit ko yung ma-email ko yung anim na yun sa Thursday or Friday. So, minsan may mga days na dalawa yung ginagawa ko or tatlo. Minsan may araw na isa. Minsan may mga araw na wala talaga. Mag-iisip lang ako, mag-isulat lang. Ayun. So, paiba-iba talaga. Pero ang napansin kong drawing style ko talaga, mas mag-iisip ako ng story sa umaga. Tapos sa gabi ko ito drawing. Ayun. Pero may times din naman na mas gusto ko lang mag-iisip sa gabi. Tapos sa umaga ko na ito drawing. Ayun. So, paiba-iba. Iba-iba talaga. So, after, kailan ka ulit nag-long form ka ulit? Ang unang beses ko nakita ulit na nag-long form ka was yung contest ng fully book. Yun lang talaga. Yun. Yun na yun. Yun na yun. Tapos nung nag-long form ako doon, na-miss ko to. Tapos ginawa kong wordless. Na parang challenge yun sa akin sa sarili ko na walang gamitin salita. Nag-enjoy ako, na-miss ko yung ganun. Ang hirap kayang gawin doon, no? Wordless na comics. Oo, mahirap nga. Ibang challenge siya. Pero masaya. Pag nabibigay nga ako ng mga workshop, lalo na sa kids, yun yung part yun lagi ng workshop yung papagawa ko sila ng comics na wordless. Kasi ibang brain muscles mo yung papaganahin. Oo, sobrang hirap. As in, parang yung comics kasi perfect marriage ng words sa pictures . So parang nakasalalay sa isa't isa yung pag-move ng kwento. Pero pag tinanggal mo yung isang element tapos visuals lang. Iba. Ang hirap. Kumbaga ano nga siya parang nag-ibang platform lang. Tapos hindi ko siya sinasabing mas mababa or mas mataas sa comics na words and images. Parang iba lang siya. Kasi yung comics na may words and images, iba rin yung magic niya . Hindi nga power magic . Iba yung magic niya . Di ba yung pag may pinagsama ka na, lalo na kung kakaiba yung drawing dun sa words na ginamit mo. Iba yung magic niya. Iba rin yung magic nitong... Actually, maganda yung word na sinabi mo magic . Kasi
Parang yung strips, wordless comics, saka yung long form na words and pictures. Di ba? May mga ilang creators na talagang kinoconsider nila sarili nila na magicians, wizards sila. Tapos yun ay mga spell parang, nila. Parang sina Alan Moore, di ba? So, parang mga chaos magic. Di ba? Parang magic yun. Mm. Iba yung... Actually, maganda siyang parang kung i-contextualize mo yung trabaho mo. Mm. Maganda siya isipin na ganun. Kasi parang pag ganun yung inisip mo, so yung comics na ginawa mo is like a spell. Spell, para usually spell meron yung direction, di ba? Parang parang gayuma, di ba? Para maakit yung tao. So may specific na direction yung comics mo na gustong ma-achieve. Ganda. Yan. Kaya ang tingin ko sa comics, sobrang wizard dami. Wizard ka pala Hindi ko siya, grabe. Alan Moore ka pala Wala akong tinitingnan comics na ay ito mas mataas na uri ito. Ayan, ito mababang uri yan. Wala. Ang tingin ko, sobrang lawak niya na dami pang unexplored, uncharted na areas na pwede. Tularan natin si Sir Manix, mga bata. Ano ba ba? Grabe. Na yan, pantay-pantay lahat yan. May kanya-kanyang magic yan. May kanya-kanyang magic yan Tapos iba rin yung lakas ng magic na yan dun sa reader. Iba yung, depende rin din yung sa reader mo. May mga reader na minsan bad trip sila sa araw na tapos binasa nila yung comics mo. Pangit naman ito. Bad trip kasi siya May mga reader naman na sobrang in love. Kakasagot lang sa kanya. Tapos kahit anong basahin mo, sobrang ganda. Kaya rin yan. Iba-iba talaga yan. Depende sa araw nung Depende sa reader. May mga creator na kahit gano'ng ka-bad trip yung tao, pag nabasa nila yung work, nakakabawas ng bad trip. Ayun, mga magician talaga yun. Kaya si Sir Manix natin, ganun si Sir Manix. Hindi, grabe. Ako ba? Yan parang Calvin and Hobbes. Yan. Kahit sobrang bad trip mo. Pag nabasa ka ng Calvin and Hobbes, okay. Para sa akin. Doon nakapaglabas ka na nung dalawang wordless na comics. Okay. Are you planning ulit na maglabas pa? Marami pang nasa future na works. Pero yung silent comics kasi sinisingit-singit ko lang siya sa Kikomachine tsaka sa News Hardcore. Pero Kikomachine pa rin talaga yung nag... Yung talaga yung, kumbaga sa akin, yun yung main na tinututukan ko talaga na kasi may schedule talaga siya. May deadline, ganyan. Meron ka bang parang gustong gawin na hindi Kikomachine? Meron. Yun, yung mga wordless comics. Yun. Hindi siya Kikomachine. Gusto mo talaga wordless. Wordless talaga. Pwede rin hindi, pwede namang hindi wordless. Parang, tsaka di ba yung wordless na comics mo was parang a set of short stories. Set of short stories. Hindi ka pa talaga gumagawa ng like... Yung tuloy-tuloy na mahaba. Tuloy-tuloy na graphic novel. Wala kang plan na gumawa ng gano'n. Siguro sa future. Pero sa ngayon, wala pa siya sa mga projects na naka-line up. Kasi kahit yung Little Bertong Bad Trip, ano rin siya short stories lang. Din siya Ito yung mga gusto nila, may mga graphics. Transition na. Paikuti mong ganun, para. Ayan, kahit yung Little Berto, rin yan short stories din. Ayan. Ako rin kasi mismo, bilang reader, mahilig ako sa short stories. Sabi kong books na mga collection ng short stories. Parang nakita Stephen ko King, nga bigla ganyan, yung nung nabanggit mo na fan ka ng Archie. Yun yung nakita ko. Diba, mga short Okay. So, kaya ganun yung format usually. Kasi ako mismo may hilig ang magbasa ng short stories. Kasi tapos ganun lang, diba? May snippet lang. Pag may hilig ko. Tapos na yun. Tapos next tapos story yun. Ulit. Tapos may hilig din ako sa yung mga open-ended. Yung reader na yung mag-iisip ko ano yung nangyari sa ending. Kasi ako mismo mahilig ako sa ganun story. Actually, sobrang na-impress ako kay Sir Manix. Yung mga format. Hindi, lahat ng kausap ko tinatawag ko Sir at Ma'am.
para masana yung mga tao na magbigay ng respeto sa mga tao. Kasi pag minsan kulang na tayo sa ganun eh. Kaya lahat tinatawag ko talaga ang sir at ma'am. Hanip pa. Sige sir dyan. Kulang na tayo sa respeto ngayon eh. Kasi paano magsalita yung ibang mga tao? Oo nga, actually. Parang ano, di ba? Parang... Tama. Kaya ano, pagbigyan niyo na akong tawagin kayo. Sir at ma'am. Sige. Ayan. Ano sa si Sir Manix mahilig mag-eksperimento. Hindi lang dun sa format ng libro niya, pati dun sa actual na strips niya. Alala ko dati yung kailangan paikutin mo yung dyaryo para mabasa yung strip. Oo, ano yun eh. Mga nag-trip-trip din ako minsan. Eh. Hindi ka ba nasasabihan ng editor? Nasasabihan din, pero okay lang. Walang pakipal. Yung editor naman dun, sobrang okay eh sa Inquirer. Ayan, sina Albert, ganyan. Sobrang okay sila kasi, ano sila eh, maluwag sila eh. Magko-comment lang sila pag, kanyari, may bad words, ganyan, o kaya, ang sensitive ng topic, ganyan. Pero usually, yung mga art exploration na ano namin, okay. Pero, ano yung sensitive na topic sa Inquirer? hindi naman sa Inquirer mismo, pero bilang topic talaga. Sige, kikwento ko yan. Kasi meron akong strips na ginawa nun tungkol sa suicide. Okay. Oh, tapos, pero ginawa ko namang maganda yung story, syempre. Ginawa ko lang may roommate na gusto magbigte, tapos pinipigilan sa... Nilalagyan ko ng humor, pero nilalagyan ko rin ng message, ganyan. Tapos, medyo natakot na yung editor nun. Na sabi niya, ay Manix, iwasan na lang muna natin tong topic na to. Kasi parang may nabalita lang na a few weeks ago lang nun, may nagpakamatay, ganun. Tapos sabi ko, ay sige, huwag na lang muna natin. Tapos gumawa lang ako ng ibang strips. Ayun. So mga ganun. Nilabas ko na lang yun sa book. Eh. Tapos okay din kasi may nagsabi sa akin sa isang talk na psychologist na parang mas mabuti ang iwasan na lang yung ganung topic lalo na kung may nagpakamatay lang ganyan. Huwag mo nang masyadong ilabas-labas kasi baka may ma-inspire rin. Naisip ko kasi mga maganda sa pag-usapan kung marami kang alam talaga about it at may masasabi kang parang professional ka. Oo, ganun. Yun yung mas maganda siya na one-on-one or close-knit group kayo kaysa kasi, sa... ano siya eh, sensitive eh. Sensitive niya. Mga ganun yung ano. Ganun yung pag-edit nila. May thought process ka with how you compile your works? Kasi may specific na sa book na to, may plan ka na ito yung mga strips na lalabas dito. Actually, wala na lang siya. Kung paano siya lumabas. Ayun nga eh. Sensaryo, kung paano lang talaga siya lumabas. Tapos kung mapansin nyo, yung mga title ng books ko, wala rin siyang kinalaman sa... Hindi, yung sunod na tanong ko. Kasi may nagtatanong. So, bakit yung title ng book mo ng Malingat ang Tadhana? Wala siyang kinalaman. Pero pwede ko siyang lagyan ng title kasi... Minsan naman talaga nalilingat ang tadhana. Oo, di ba? Tapos bakit may robot? Yan, wala rin yung kinalaman. Wala siyang kinalaman dun sa mga current na issues about mga robot at mga adaptation. Wala. Buti sinabi mo yan kasi ginawa ko yung cover na yan. Wala pa yung issue na yun. So, yan. Kasi lalabas dapat. Natin dito sa video na to na hindi nakikisaw-saw si Manix dun sa issue nung... kasi naisip ko nung lumabas yung issue, ay shucks, ito pa naman yung cover ko, baka makatingnan sa kung saan sa ang kulay. Anyway, akala ko, baka mamaya ikaw na yung dimension dun. Anyway, kasi nung ginawa ko kasi, yung Kiko 16 kasi, dapat lalabas yung 2020. Nabasa ko nga yung forward. Tapos ko na yung cover na yan. Ano pa lang, early 2020, mid 2020. Lumabas yung issue na yun, late 2020 ba? 2020. Yun ba, isang tanong ko, bakit ka nagbago na naman ng size? Nag-start yan sa Kikomachine 15. Oo, yun nga, ito. 15, tapos ito. Kasi sa, kung mapansin niyo yung mga comics sa ibang bansa, ganyan yung mga size nila yung malaki.
Yung tapos, Farside, Calvin and Hobbes, ganito yung size. Ganyan talaga. Tapos, dati ko pa talaga gustong ganyang size kasi mas masarap siya sa mata eh. Mas maganda yung presentation kasi mas malaki yung almost the same as yung sa tapos, broadsheet. Diba? Yung presentation niya is almost the same sa broadsheet. Mas malaki pa nga yan ng konti eh, yung sa book. Tapos, gusto ko yung tatlong strips lang eh, per page. As compared dun sa naunang Kiko books na sinisiksik ko yung apat na strips. Parang siksik masyado. Pero yung number of strips dyan sa bagong format, parang ganun pa rin sa dating book. Kaya dinagdagan ko yung ano rin, conscious decision din na book, ano ba to? Newsprint? Book 15? Diba? Yung book 15, Avenida na yan. Avenida books na yung 15. So, bagong chapter na rin ng Kiko Machine. Yung ano niya, yung paper niya is hindi nakatulad ng paper dati. Kasi dati pa rin, gusto ko talaga ganyan yung color ng paper. Cream book. So gusto mo talagang, so parang yung feel talaga ng old compilations na Larsen at nina ano. Actually, mga Farside, Calvin Labs. Kasi para sa akin, kung black and white, kung ako yung magbabasa, parang gusto ko yung medyo cream yung gulay ng paper. So, conscious na decision pala yun. Inano yan, matagal kong inanuhi yung mam nida yan. Ang nakakaano lang dito na, is, ang hirap ngayon i-stock ng collections nyo. Yun, nagsasorry ako dun sa mga collectors kasi may nakakaano. Wala na yung mga OC, na-imagine ko na eh. Actually, kung lahat ng mga nagko-collecta ng mga local na comics, kung OC ka, as hindi ka makakatagal kasi wala silang standard na size. Eh. 'Di ba? Iba-iba, iba-ibang cut, iba-ibang isipin niyo na lang na ano 'yan, parang buhay 'yan na minsan mabibiglahan na lang na ay, iba na 'yun. Dapat ready tayo na tanggapin lahat. Ngayon, 'yan. Ngayon, magiging problema niyo dito, paano niyo i-display ito sa mga shelves niyo? Maganda 'yan kasi nung nasa Mount Cloud Baguio kami, last time nag-book launch ako noon ng Kiko 15. May lumapit sa akin na avid collector. Sabi niya, nagpagawa talaga siya ng bookshelf na pang Kikomachine na saktong-sakto yung size. Ang laki na yung problema niya kasi biglang lumaki. Good luck sa'yo ngayon. Sorry talaga. Ginandaan ko na lang yung dedication dun sa book niya. Ginandaan ko yung drawing. So, from now on, ganito na yung size ng mga Kikomachine collection. Ng Kikomachine regular. Pero may mga ilalabas akong mga parang Bertong Bad Trip na collection. Yung Bertong Bad Trip naman, hindi yung Little Berto. Ay, yung ano, yung red do. Yung ay, red, hindi ko hindi nakalabas yan. Ito, normal yan size. Yan din, sold out Kiko din madalas yan. Hindi, grabe naman. Oo, kaya. Pero yung style sa ganito, ano na, one strip, one page na. Kasi compilation. So, yung mga ganitong klaseng books, ganitong size pa rin. So, magagamit pa rin nila yung mga bookshelves. Yung strips na lumabas dyan, lumabas din ba lahat sa newspaper? O meron lumabas din to sa dyan. Sa lahat? Lumabas din to sa mga previous na Kikomachine collection. Pero kinompile? Pero kinompile ko lang. Na puro Berto lang. Ang dami nag-request kasi. Yung sunod kong tanong is, would you be reformatting yung iba mong volumes? Magandang tanong yan. Hindi na yung mga nauna. Yung mga first few books, yung mga 1 to 14, ilalabas na siya bilang mga omnibus yung, Kasi tapos yung print niya yung collection na. Yung parang yan. Pang ano, kulto na bro. Pang kulto na. Teka lang, hanap akong sample. Meron din ako. Yan pala nga. Yan. So yung mga first books na... Yan yung first three, no? Ito yung first three. Ganito pa rin yung mga size nila. Ayan, Kikomachine Comics. Ayan, so para pag na ano mo na sila, pag nakompleto mo na sila, para kang may mga... Para kami biblia ng mga occult. Papagalitan ka talaga. Gold. And may tanong ako dun sa... Ganito yung size ng lahat. Nahilig ka dun sa ganung yung diagram style ng ating mga agimat. Kasi yung... Ayan, okay. Saan galing? Oo. Nung bata kasi kami, yung thesis ng nanay ko para sa master's yata or PhD, hindi ko alala. Basta yung thesis niya tungkol sa mga anting-anting. Kaya dami-dami na yung mga libro tsaka mga anting-anting mismo na nasa bahay na pinag-aaralan niya.
So, bata pa lang kami noon, ha. So, parang consciously talaga, parang, ay, astig pala itong mga anting-anting. Ang ganda ng drawing. Ayun. So, hanggang sa paglaki ko ngayon, ayun. Yeah. Kumbaga may mga kalaman akong konti. Sa tingin ko, ano, wizard lang talaga yan, si Manny. Grabe. So, yeah, kasi, yeah. Ano yan, eh, yung mga ganyang illustrations, ano yan, eh. Spells yan, eh. Oh, actually, yan. Oh, di ba? Spells yan, eh. Pero maganda kasi, ayun, siyempre, kwento pa ang konti. Yung mga, kaya gustong-gusto ko yung anting-anting, kasi lalo na dito sa Pilipinas, ito mga pinagbabasehan kong anting-anting na yan. May mga ganyang anting-anting talaga. Iba ko lang ng konti yung drawing, iba ko yung mga sulat. Pero based to sa mga totoong anting-anting. Pero mga yung ginagamit ko yung mga good na klase ng anting-anting lang. Kasi may mga anting-anting na dark. Eh, pang dark may mga pang ano eh. Okay. Pang subvert ng will ng tao. Actually, oo. Igagayumahin mo yun. Hindi ako pupunta sa ganun. Ginagayit ko mga anting-anting mga good. Tapos, tapos ang maganda sa, maganda sa paniniwala natin, yung mga anting-anting na ganyan, hindi siya gagana kung masamahan tao. Ayan. Gusto ko yung belief natin na yun eh, dito sa Pilipinas. Hmm. Hindi gagana yung anting-anting mo kung coops ka, kung gumag ka. Magagamit kayo nung ano yung geared towards okay. More light pag masama kang tao talaga. Hindi gagana sa yung anting-anting. May anting-anting for that pero mas malakas yung mga anting-anting na for good. Kasi hindi siya gagana pag masama. Galing yan, di ba? Meron akong mga ganyan nakikita dati, yung mga malalaki talagang tela. Ano mga mga agimat anting-anting. Oo. Yun yung mga ginagamit ng mga hindi tinatablan daw ng mga balay. Oo nga. Oo, di ba? Napang nardong putik. Kaya natutuwa ko sa anin yung mga t-shirt. Mga t-shirt ni Manix na may ganyan. Oo, yung mga ganyan. Ang dami yung sabi sa akin na satanista pala ito si Manix. Oo, yun nga yung sumit ko tanong. Hindi kasi nila naiintindihan na hindi naman demonyo yun. Mukha, siguro sa iba mukhang pang demonyo. Pero pag ginala mo satanista ka daw. Hindi, parang religious ka nga. So, oo nga, naalala ko si Manix dati na late sa isang event dahil kailangan niya umattend ng retreat eh. Oo, may yearly retreat kami pinupuntahan pag Holy Week na required yun ng nanay namin. Sobrang late na late ako sa LB ko, na UPLB. Dumating ako, nagkasara na. Alas 8 ka nang dumating, ang sarado ata nila, alas 6. Oo, sorry. Yun, hindi ako satanista. Hindi, kasi yun nga, medyo ano kasi, di ba? Pag nakakita sila ng ganun, parang... Oo, oh, yun na kagad yung ano. Pero may ilig ako sa occult. Pero kasi isipin din nila na pinapayagan nyo nung Catholic Church na nagtitinda sila dun sa labas. Di ba? Oo, di ba? Oo. Yung mga ganyan-ganyan. Yung mga lumang ganyan, hindi Catholic symbols yung gamit nila. Nagalo-halo na. Diba? Yung, yun nga, kasi it's part of nung parang luma nating religion. Hmm. Tapos nahaluan nung Catholic. Kaya ang weird. Oo, maghalo-halo. Tapos para matatali natin yung sa pinag-usapan natin kanina, yung magic na. Magic. Parang kukunin mo lang lahat ng nagre-resonate sa sarili mo eh. Catholic symbols, yung mga symbols na pinaniwala. Paghalo-halo yun. Yung makagawa ka ng anting-anting. Tapos, ganun yung ginagawa. Balik natin ulit with yung usual na usapan with sa comics kwentuhan. Ganun din yung paggawa nyo ng sarili nyong comics. Di ba? Kung ano yung mga na-consume nyong mga bagay, naghahalo-halo lang din lahat yan dun sa gagawin nyo. Eh si Manix, madaming na-consume ng mga bagay since bago pa lang siya. Hindi, ikaw na nagsabi, di ba? Tsaka ano talaga, it pays na nagbabasa kayo. Kasi marami talaga kayo matututunan pag nagbabasa kayo. Kung di ka mahilig magbasa, makipagkwentuhan ka, mag-observe ka. Basta kuha ka ng maraming kung ano-ano sa paligid. Wow, ang galing na natali natin yung pinag-usapan natin. Hindi na nakaiyak ko. So, ayung ano, right now available yung dalawang bagong libro ni Manix. Available na mas marami ng kopya available. Oh. Kasi ano eh, nakakatawa yung Little Bird ng Bad Trip na yan eh. Kasi nung ina-announce niya yan doon sa Shopee page niya, hindi ko lagi naabutan yan. As in, mas mahirap pang kunin yan kaysa doon sa magpa-schedule ng bakuna. Grabe, ano po.
Hindi kasi ganun yung schedule ng bakuna dun sa ano eh, sa Quezon City. Pagkasabi sila, oh, maglalabas kami ng mga available slots ng gantong oras. Ah, tapos so, sa pag ganun, ipupunta ako doon, tapos nakapag-set ako. Tapos nakita ko, ikaw din, oh, mamayang 8, maglalabas ako ng 50 copies ng ano, Bertum. Pagpunta ko doon, wala na, sold out na. Sorry, sorry. Pero ngayon panahon mas madali na, marami ng ano, available siya sa page sa ng Avenida, sa Comic sa Secret tapos, HQ, tapos Comic Odyssey meron din. Sa Kikomachine Comics. Ayan. Maganda siya, bilhin niyo. Thank you. Colored, oh, full colored. Oh, full color. Ang kapal pa ng pages. Saka, ito ang pinakaunang book na self-published. Oh, self-published. Kaya siya limited kasi self-published siya. Naalala ko, kumuha ka rin ng Little Bertong Bad Trip na ano eh, activity book. Self-published. Yung Bertong Bad Trip talaga yun. Yung self-published. Yun. Yung Kitakit sa Impyerno. Hindi siya pambata. Yung pala, ano siya, self-published na book siya. Support natin ni Sir Manix. Hindi kasi nila na ano yun, naiintindihan usually. Ah, okay. Diba? Kaya ano rin, aim for awareness na pag self-publish, meaning si author yung naglabas ng pera para ma-print siya. And mas nakakatulong kung bibili kayo ng kopya talaga. Oo naman. Ayun nga, kasi inaabala ko na kayo. E di magbenta na rin tayo. Pati yung sa inyo, di ba self-publish ka din? Madalas self. Wala kasing gusto mag-publish sa akin, kaya self-publish lang sa akin ng libro po. Grabe ka naman. Masaya rin eh. Oo nga. Ano yung ano, nung na-experience mo ng pag-self-publish na Little Bertong Bad Trip? Yung naranasan ko, exciting. Sobrang nakaka-excite kasi ibang ano siya. Ibang paraan ako. Ako'y nakipag-usap talaga sa printer, ganyan-ganyan. Tapos nag-ready ako ng pang-print, ganyan. Whereas sa pag may publisher, sila nang bahala sa lahat ng gastos. Eh. Pero yung mga Kikomachine na books, ano pa rin yan, published ng Avenida. Yan. Itong mga ito, Little actually, Berto, tsaka yung mga spin-off. Maganda itong gawing blanket book. Oh, meron na kami blanket na bukas. Blanket, saka brief. Briefs. Hindi, joke lang. Hindi, pero maganda ng blanket. So, kailan namin makikita itong Little Bertong Bad Trip sa Netflix? Ah, next month. Next month tinatapos na. Tinatapos na lang namin yung live action. Sino yung magbo-boses? Joke lang. Si, ano, Tom Cruise. May maniniwala dyan. Si Tom Cruise. Kaya lang sabi ko, huwag na lang kasi Filipino. Si Tom Tos na lang. May joke lang yun. Baka may mga maniwala. Baka may maniwala eh. So yun, bili kayo ng mga bagong libro ni Manix. Especially itong Little Bertong Bad Trip kasi self-published pala ni Sir Manix. Tsaka gano'ng kalimited to? Numbered ba to? Hindi siya numbered pero may limit lang talaga yung pag-print namin. Tapos meron ka bang upcoming na exhibit or anything? Meron pero hindi pa final yung date. Yun, sa gallery. Ayun ba pala, hindi natin napag-usapan yung mga art exhibits mo? Sige. Kamusta yung ano mo? Masaya. Okay yung art. Kaya nga marami nagsasabi na on track ka na eh. On track ka na talaga maging national artist eh. Grabe. Kasi bukod sa literature, hindi, gumagawa ka talaga ng arts, yung fine arts. Artist, kumbaga. Grabe. Artist din yung mga comics natin. Hindi, masaya din yung sa gallery kasi ibang artworks ko naman yun eh. Na na-explore ko niya. Di ba nabanggit ko kanina, mahilig ako sa supernatural, sa occult. Yan. So yung last exhibit ko, itong year lang, yun, nag-focus ako sa tarot cards. Yan. Parang nire-illustrate ko yung sikat na Rider-Waite-Smith na tarot deck.
Hindi nga akong style ko. Tapos, ayun nga, may tanong ako about it. May plans ka to release your own version? Oh, meron. Meron na talaga. Tinatapos na lang namin yung printing. Pero, ayan. Grabe. Magagamit ng ating mga resident, mga readers. Dito ko pa nga lang sinabi. Hindi yung readers ng libro, as yung nag-read ng tarot card. Hindi ko pa siya officially sinasabi. Dito pa lang. Wow. Exclusive. Na, exclusive. Magkakaroon talaga ng deck. Clickbait ko to. Sabi, Manix, may isiniwala. So, ano kaya? Watch till the end. Ano kaya? Ang ganda yun, Zon. Hindi. It will shock you. Clickbait mo yun, Zon. Oh, basta special yun, yung deck na ginagawa. Kaya ang tagal eh. Kasi ang daming special na ginagawa na. Mm, nilagyan mo pala mga incantations. Sobrang excited ako. Mga... Oh, lulutang siya eh. Ito ko pag sinafol mo, lulutang siya lang. Oversized. Oversized mo gagawin. Oh, kasi laki ng pintuan. Okay. Meron ka bang ipopromote? Parang kailangan mo pang mag-promote, no? Sabi, yung mga libro mo, ang hirap po. Diba, grabe na. Diba, promote ko na lang yung, ano, yung Kikomachine Comics na shop namin sa Shopee. Sorry kasi, sobrang tagal namin mag-restock tsaka mag-update. Kasi, nakapagod din. Tapos, pinipirma ko kasi yung mga books, eh. Kaya matagal. Kaya hindi kami, kami araw-araw naglalabas ng, ano. Kaya, kailangan nyo talagang matambahan yung schedule ni Sir Manix. Kasi exactly ano yun, pinipirmahan niya. Pinipirmahan ko talaga. Dami ko ng libro na hindi ko nakapirmahan kay Sir Manix kasi, hindi kasi pag event kasi, hinahayaan kong yung mga tao, mga fans na magpapirma kagad. Kasi lagi kong iniisip nun, makikita ko naman ulit si Manix. Eh. Kasi yun nga, naipon na. So, wala. Okay lang yun na, kaya naman. Pumapirma ko next time. Hindi, ako lang yun. Yun lang yung pa-plug ko muna. Hmm. Yung iba mga secret pa eh. Secret. Ah, ang raming secret na project. Surprise. May lalabas ka bang book? Ay, hindi. Kaya lalabas lang noong 16, no? No, baka next year. Next year na. Okay. Pero may lalabas. Nag-skip ka ng one year, no? Nag-skip ka ng one year. O, ng 2020. Ninakaw sa atin yung dapat may libro. Grabe naman. Manix. Nasa forward ko yun ng ano, Kiko 16 kung bakit. Pero next year meron ulit. Next year meron. Parang ano na, since 2004, 2005, yun lang yung year na nag-skip ka na wala kang bagong libro. Oo. Yung 2020. Yung mga... Start yung pandemic. Oh, dahil sa pandemic. Hmm. Pero maraming salamat na ilabas ka na ulit. Kasi hindi kompleto yung every year pag walang bagong machine book. Grabe. Bakit? Totoo naman eh. Kasi... Katulad din sabi ko, 'di ba? Parang dapat lagi nating ina-appreciate yung mga meron pa tayo. Kasi like yung luma nating comics, like yung binanggit mong funny comics. But never in my wildest dreams na na-imagine ko nung balita ko na mawawala 'yun. Oo nga eh, no. Kasi 'di ba parang part siya ng part lang siya talaga yung everyday life natin na parang diyan lagi. Oh, nabibili, may bibili na someone from your household noon. Tapos makikita mo na lang siya na nandun sa bahay nyo. Oo. Kaya huwag tayong magte-take for granted ng mga bagay. Oo. Kaya habang nandito pa yung katulad ng mga comics creators natin, appreciate natin sila. Kaya ma-appreciate natin lahat ng tao sa buhay natin. Ayun lang. Oh. Ayun, maraming salamat sa oras, Sir Manix. Oh, thank you. Sorry sa sabugong interview. Kaya nga yun. Para sa lahat na nanood, leave a like, share nyo yung video, subscribe kayo kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo naman mag-subscribe at gusto nyo makinig ng mga kwentuhan, every 4 p.m. ako nag-upload ng mga kwentuhan kong, mga napilit kong mga comics creator na makipagkwentuhan sa akin. Kung ako dun sa mga viewers, mag-subscribe kayo kasi pag nakumpleto ni John tong mga videos niya, pwede nyo siyang i-play pa atras. Pag binakmas nyo, may secret message kami lahat. Matagal na namin pilanahan ito. Years ago pa. Years ago. Secret yun, pero subscribe ko. Maraming salamat sa inyong lahat. See you when.